Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Burian, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Mandala Santa Maria, ay hinggil sa issue ng PBBM encourage unity to stop online sales of babies. Ang ilegal na bentahan ng mga sanggol o bata online ay laganap at ito ay pawang paglabag sa karapatan ng mga bata at nilalabag nila ay qualified trafficking at child exploitation, etc. etc. So ito yung tinumahin topic natin ngayon, hinggil doon sa lumalaganap na online child selling, pagbebenta ng mga bata online. So yung ating pangulo ay pinakaya naman na ito para matigil at hinihikayat niya ang lahat na mag-aisa rito. So ang ating National Authority on Child Care at PNP Women's Service Center ay tinatrabaho na ang mga usaping ito upang mahuli at makasuhan ng mga grupo at sindikatong nagsasagawa nito. So yan. So puspusan ang trabaho ng ating PNP tsaka yung ahensya na nakatalaga para dito, yung National Authority on Child Care, para maproteksyonan yung mga bata, lalo na syempre yung mga sanggol, para sila ay mailigtas dito sa mga online. So nais ang ating Pangulong Marcos na ng whole nation na fruits mula sa private sector, communities, civil society, social media platforms to combat sale and illegal adoption of children. So ayan. So yan yung panawagan ng ating Pangulo na magkaroon ng pagkakaisa para masupil o masupo yung online child selling mula doon sa mga may Pilipino, civil society, sa lahat ng sektor, mula sa pamahalaan, yan, at maging yung mga social media platform para masubo nga yung online child selling na yan. So yung mga netizens ay hinihikayat ni Pangulong Marcos na makiisa na i-report anumang kanilang nalalaman na mga ganitong online selling kagaya sa Facebook, etc. So yung mga nag-internet, kung kayo ay merong kasali kayo sa Facebook, so maaaring doon sila nagmagawa ng transaksyon, so report nyo kung makakatisod kayo ng ganong klase ng mga transaksyon. So report nyo sa ating pamahalaan. Yun yung pakiusap ng ating Pangulo na makipagtulungan para masumpo yung online child sharing. So syempre tayo ay magkaroon ng concern doon sa mga karapatan ng mga bata o mga bata wala sanggol hanggang doon sa age na kung saan sila sinasamantala na maipagbili o bilihin o magkaroon ng illegal adoption through online. Kaya yan ay ginagawa ng mga sindikato at iba't ibang mga nakagagawa ng mga ganyan mga bagay. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. At isyong ito ng panawagan ni Pangulo Marcos na magkaisa yung lahat para masupil ng online child selling ay nakikiisa tayo rito at suporta sa kanyang hakbangin na ito ay mahihikayat. Nakikiisa tayo sa kanyang hakbangin at ating hinihikayat ang mamayang Pilipino na magtulungan at tulungan ang ating pamahalaan to stop online child selling at saka yung mga illegal adoption. So magkaisa. So hinihikayat din natin yung ng Pilipino na makisa at tulungan natin yung pamahalaan hinggil dito sa pagsupo nito kung tayo ay makakatisod o tayo ay makakaharap ng ganitong klase ng mga illegal transactions sa Facebook, even doon sa ating nakakasalamuha sa praktikal sa pamumuhay natin na sa ating kumuligan na mayroong ganyang nagbebendahan. Report natin.
So yung paglabag na ito sa karapatan ng mga bata ay dapat wakasan, at ang pagtutulungan na isang ating Pangulo ay malaking bagay na matapos ang krimen. Na ito sa bansa atin, di lang yan, maging sa pangkalahatang krimen, na masupo ito at makatulong ang lahat. So yun, so yung dapat itong paglabag sa karapatan ng mga batang ito ay magtutulungan, ay dapat ito'y matapos na sa pamamagitan ng pagtutulungan natin with the government para maprotektahan natin yung karapatan ng mga bata. So, makisan lahat for the child protections from this kind of abuse sa mga bata na sila ay naibenta through online. So sana makatulong yung Ilipunang Pilipino, private sector, to our government, from the netizen and to the lahat ng sa civil society, lahat ng sektor, para talagang matigil yung mga ganyang pang-abuso sa mga bata. So nakikiisa sa pagprotekta ng karapatan ng mga bata sa pamamagitan ng social media, makisa sa pagprotekta ng karapatan ng mga bata through social media campaign at pagpapalawig ng pagsumpo dito o information dissemination sa internet at maging sa iba't ibang bagay to inform may ganitong illegal online selling at illegal adoption. So yung pag-iisa, maaaring tayo ay kumampanya rin sa internet. Magaya ng ginagawa natin ngayon dito sa ating human rights promotion, so tinunghayan natin yan, yung child protection regarding with that, para ma-share ang panawagan at pagprotect na natin sa mga kabataan. So yung ating mga kababayan, kung kayo ay nag-i-internet, so gumawa kayo ng mga animations or mga bagay na makakapag campaign information dissemination na mayroong ganitong nangyayari sa internet to inform others na makatulong sa ganyan para humalat siya at masumpo yung ganitong klase at saka matigil syempre yung mga ganyan. So kung nalalaman nila na may aware na yung Lipunang Pilipino, so maaari matigil dahil mahuhuli sila. So magkaroon ng kampanya sa mga nagkakaroon ng mga anak na ito ay alagaan at palakihin, at ang ating pamanaan ay lapitan kung nangangailangan ng tulong para palakihin sila kung hindi kaya at mauwi ito sa mga ganyang pagbibenta. So aside from that, yung campaign to protect the child, yung child rights, ay kampanya para kampanyahin natin yung mga parents o nagkakaroon ng mga anak na ito ay sumibol nang wala sa kanilang pagpaplano o hindi nila ito inaasahan at hindi nila kaya. So gumawa ng kampanya, bigyan natin sila ng moral support at iba't ibang mga pagtulong para mula doon sa netizens at syempre doon sa pamana, para sila ay palakihin nila talaga nila yung kanyang manak. Either sila ay biktima ng kung ano-ano, single parent, mga parent na dumami na yung anak, or whatsoever na kanilang kinaharap para yung mga anak ay nagkaroon na sila ng problema para mapalaki. So ngayon ay hikayatin sila na ito ay alagaan, palakihin, malin yung mga bata na sumisibol anuman yung pinagmulan o anuman yung pangyayari kaya sa pagsibol ng mga bata. So ngayon ay walang dahilan para sila ay ipadap, sila ay neglect o anong mga worstly itapon o whatsoever, o anong gawin, marami mga ganun eh. So kaya ang gawin ay palakihin at sila ay kalingain. So yun ang kampanya, at lalong-lalo na sa pamanaan, na yung magagawa nilang mga government implementations kagaya doon sa ating para doon sa yung national child care na o iba pang magagawa ng ating pamana para matulungan o programa kagaya doon sa single parent na patulungan yung mga tao, parent or ano, na mapalaki yung mga anak yan, at sila ay hindi mauwi sa bentahan yung mga o maibenta nila yung mga anak nila dahil o paadap illegally
dahil sa hindi na nila kaya. Ngayon kung halimbawa umaabot na maipapa-adapt, kinakailangan ligan para makapili noong mga parent na talagang karapat dapat nung maipa-adapt sa kanila na sila ay papalakiin ng maayos yung anak. Kinakailangan with the government for the legal adaptation. Baka kasi ang umidag sa anak mo sindikato or whatsoever. So ngayon, mapapariwara yung anak mo at kawawa yung bata. Lalong-lalong ngayon, may yung online child selling. Hindi mo alam kung saan nga pupunta yung bata kapag ibinenta mo na yun doon. So para kang nagtapon ng anak mo. Diba? So, napakasaklap isipin mula doon sa sumusap mo lang isip na sila ay gagawin ng kanilang mga magulang, mapupunta sila sa kamay ng mga hindi mo malaman kung sila ay mapapalaki na maayos or maahantong sila sa kapigatian, sa piring o whatsoever. So, delikado yung mga buhay niya. So, ang ating pamalan mula sa ating Pangulo ay magkaroon ng mahusay na programa sa pagtulong sa mga nanay o magkakaroon ng anak na hindi nila kayang alagaan. So, yung parang pag-iiba yung National Child Care Program or yung pag-iiba yun ng single parent law at iba din yung mga maaaring magawa ng ating administrasyon para matulungan na rin yung mga nauwi sa ganung problema. At syempre, usually, economic ang problemang ganyan. So, trabaho, pag-ibayuhin. So, ngayon, doon sa mga direktang ganun, marami kasing cases na maaaring hindi lang economic problem yung kaya kinauwi sa ganun. So, dapat, continuous yung campaign ng ating pamahalaan para hindi mauwi sa bentahan yung mga anak. And syempre, yung pagpapagyabayo din ng ating tulumiya. At directly, doon sa mga magulang na paano nila matutulungan. Yung single parent, gano'n. So, ang ating pamahalaan ay yun nga. At may single parent na tayo at iba't ibang existing ayuda na makakatulong at sana ay pag-ibayuhin pa ito ng Pangulo para hindi ibenta na mga nanay yung anak nila. So ating hikayat sa mga single parent o mga mag-asawa o parent at nagkanak in unwanted pregnancy, etc. ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at Panginoong Jesucristo na ipanalangin na malampasan ang mga nangyayari sa buhay nila at mag-isip ng positibong paraan na malampasan ang inyong pinagdaraanan. So, ang kailangan dyan, kayo ay, yan ba, anumang sitwasyon nyo sa buhay nyo para hindi maawi doon sa pagbebenta ng mga anak or even para maipa-adapt nyo yung inyong anak ay manampalataya tayo ng loob sa Panginoon Diyos na malampasan yung situation doon sa hinggil doon sa inyong kinaharap doon sa inyong mga anak na nagkaroon ng ganun kaso ng problema para kayo ay malampasan nyo yan, mapalaki nyo sila ng mga at kaagapay naman yung ating pamahalaan. Yan. So, kaya yung ating pamahalaan, kung gano'n, halimbawa, nagkaroon ka ng anak, hindi mo kayang palakihin, parents, singles, whatsoever, lapitan yung pamahalaan para makatulong. Yung pamahalaan naman natin dapat, yung ahensya nila para dyan, dapat talagang yan ay malalapitan. Even yung mula sa lokal to national, kasi halimbawa, sa probinsya, nagkaroon ng problema. Paano yun? Kung wala na nga siyang pampalakas doon saan, pupunta pa ng Metro Manila para lang yan. Diba? Doon sa lokal po pwede na lumapit kahit barangay. So dapat yung ganong klase ng mga problema, yung ganong nga na para hindi mauwi sa bentahan, kasi usually, economic yan, malalapitan yung ating lokal. And national. Kung ikaw ay nasa Metro Manila, doon lahat opisina ng national. So ngayon, sila ay pwedeng may spread para makatulong to the local. So kaya yung mga halimbawa nasa probinsya ka, ganun yung problema. Malapit ka doon sa barangay. Hindi ko kayang buhayin yung anak ko. Ano bang problema? Ano bang pagtutulong mo? Halimbawa ganun. Diba, meron kang anak. Dapat ka doon sa gobyerno. Hindi ko po mabubuhay yung anak ko. Ano bang tulong? Kesa mauwi sa bentahan. Diba? So, yun. So, ating boses sa mga nagkakamali ng landasin na gawing hanap buhay ang pagbebenta ng sanggol at bata ay tigilan na yan at magkaroon kayo ng pananalig sa ating Panginoon Jesucristo at Panginoon Diyos. Iwasan ang pagkakasala o yung mabigat na pagkakamali na yan upang hindi mapahamak sa mandang huli.
na mahuli o makulong, at ang Diyos na mismo yung magpatigil sa inyong mga maling gawain. Kaya sana yung mga nakagagawa ng hindi mabuti, nagkakamali na landasin sa iba't ibang kanilang problema sa buhay, particular na nilirap ay anong mga interes nila, tigilan. So, para tayo ng faith at tahakin natin yung mabuting hambangin. Huwag na nilabagin yung batas, lalong-lalo na yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos. So, para tayo ay makapamuhay ng clean life, mabuti. Sa ngayon, mas madali yung pag-ulat kung tayo ay mamumuhay ng mabuti. So, naiiwasan yung effort na susubko ka pa ng ganyan, di ba? So, sa halip na ang gawin ng gobyerno, pag-iba yung ekonomiya para makataas pa yung antas, di ba? So, yun, and then, respect the rights of the children sa lahat ng ating sarap na lipo ng Pilipinas at maging sabon. So, muli, maliwanagan ang ating banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino, buong mundo, mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti, matuwid, patas ng hustisya, tugunin yung harapan ng mga tao. Yung mamamayan, sumunod tayo dun sa pamahalaan. Suportahan natin yung mabuting pamamahala, yung karapatang pantao. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa. Kung mamumuhay tayo ng mapayapa, mas madali yung pag-unlad. Mamumuhay tayo ng maunlad na may development, may progreso. So, yun. At sa gayon, tayo ay nakapanampalataya ng mahusay sa ating banal na Panginoon Diyos, at tayo ay magkakaroon ng lubos na kaligtasan spiritual kung lubusan natin na maisa praktika ang ating pananampalataya mula dyan sa mabuting pamamahala at pagsunod natin sa pamahalaan. So yun, sana ay nakapagsabuhan sa naman ng Human Rights Promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pandao tungkol dito sa issue nito. At bukas ay ating ika-anim na anibersaryo ng Human Rights Promotion live natin dito sa ating FB Live. So ito ay 6 years anniversary na natin bukas, June 3, 2024. So it's 6 years before, so 2018 yata natin na-establish to. Pero yung ating Human Rights Promotion, yung Human Rights Advocacy Promotion natin, it was founded natin March 20, 2022. So nung March 20, 22 years na tayo sa ating Human Rights Promotion. So ganun natin siya napagtiyagaan na i-promote para hikayatin at yung ating objectives na for the human rights promotions na maprotekta ng karapatan ng tao, mamulat yung pag-isipan ng tao sa karapatan ng tao, ma-educate at ma-invite sila sa pagsuporta ng karapatan ng tao. At syempre, yung mabuting pamamahala with human rights. So tayo, yan ay isa sa mga objectives natin, ang mabuting pamamahala with the human rights governance. Yan, et cetera, et cetera. So yun, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.